Hello po. Welcome po uli sa ating The Ronald Dispenser Project. At syempre, check out niyo po yung website ko sa www.theronaldspenerproject.com. Introducing po natin dyan sa website ko ang The Online Educational Support Program, Tools to Support Learning Under the New Normal, which is ginagawa po natin sa ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe at ang bell ay kailangan nating pindutin din para makatanggap tayo ng mga updates mula sa i-upload kong videos. Ako po si Ronald C. Espeño, ang inyong creator. Ang ating paksa po ngayon, ang Wika at ang Wikang Pambansa, Aralin 1, mga konseptong pangwika. So, ang ating paksang tatalakayin ay binubuo ng tatlong sesyon. Okay, simulan po natin. Mauna muna tayo sa kasabihan na tungkol sa wika. Ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ang mga taong may pinagsasaluhang kultura sa kanilang komunikasyon. Ito ay ayon kay Henry R. Gleason, 1961. Ayon naman sa isa pang dalubhasa or philosopher, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Ito ay si Sapiro naman. At syempre, mula naman kay Hemphill, ang wika ay isang sistemang kabuuan ng mga sagisag na sinasalita o binibigkas sa pinagkakaisahan o kinaugalian ng isang pangkat ng mga tao at sa pamamagitan nito ay nagkakaugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Mula naman dito ay mabubuo ang tinatawag natin mga elemento sa kahulugan ng wika. Ang una sa mga elemento bumubuo sa kahulugan ng wika ay ang wika ay isang masistemang balangkas. Pag sinabi natin masistema, ito may kaayusan, organisado, planado at may direksyon. Kalimitan pag nagsasalita tayo, magkaiba yung ayos ng pangungusap sa wikang Ingles sa wikang Filipino. Sa wikang Ingles, nauuna ang subject or ang simuno at nahuhuli ang predicate or ang panaguri. Sa wika natin, hindi. Mauuna muna yung panaguri bago ang simuno. So, saan ba nagsimula ang wika? Ang wika ay nilikha ayon sa teorya sa tinatawag nating tunog. Saan ba yung nagagaling? Tunog mula sa ating kapaligiran. Ingay ng huni ng mga manok, ng mga hayop sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang teoryang bawaw ay isa sa mga makapagpapatunay nito. Kasunod ng mga tunog nito ay binigyan ito ng simbolo na tinatawag natin na mga titik. At syempre ang mga titik na ito pag pinagsama-sama natin ay nabubuo bilang salita at nagkakaroon ng kahulugan. Pag tinipo natin ito, nabubuo ang tinatawag natin na parirala or phrase. Ngayon, hindi pa rin siya pangungusap. Mabubuo lang ang pangungusap kung mayroon ka ng tinatawag na sugnay. Dalawa yon. Sugnay na nakapag-iisa or independent clause at sugnay na di nakapag-iisa. At ang mga sugnay na ito ay maaari nating lagyan ng bantas at magiging na itong pangungusap na pinagsama-sama ay magiging talata na bumubuo ng isang kaisipan. Samantala, kapag ito ay may panimula na gitna saka wakas, ay pwede na natin na sabihin na ito na ay isang komposisyon. Kasunod nito ay ang tinatawag natin na pangalawa, ang wika ay sinasalitang tunog. Ang sinasalitang tunog na tinutukoy natin dito, yung ponema. Makapangyarihan or napakahalaga ng ponema sa isang salita. Sapagkat ang ponema na binubuo lamang ng simbolo ay nagbabago ng kahulugan. Ang salitang nag-isa or alone or to be alone or was alone ay naging na siyang, pag tinagal natin yung simbolo na gitling, ay magiging na siyang nag-isa. So, sotate na. So, magkaiba na ang kahulugan.
So napakahalaga ng punema. At ito ay ating mga sinasalitang tunog. Pangatlo, ang wika ay tinatawag nating arbitraryo sapagkat may katangian itong sinasaayos, pinipili, pinagkakasunduan. Arbitraryo ito sapagkat namamagitan ito sa bawat tao bilang bahagi ng kanilang pakikisalamuha, pakikipagtalastasan sa araw-araw. Ang ikaapat naman na elemento sa kahulugan ng wika ay ang tinatawag natin na ang wika ay tao. Bagamat sa siyentipikong pananaw ay ang tao ay hayop din, pero sa lahat ng mga hayop na klasifikasyon sa biolohiya, ang tao ay ang pinakamataas na uri na nagkakaroon ng kakayahang makipag-usap o magpahayag ng kanilang nais sa kapwa niya tao. At syempre, ang sunod natin ay ang panglima, ang wika at kultura ay laging magkasama. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Ang isang halimbawa natin dito ay yung paggamit natin ng po at opo. Bahagi yun ng ating kultura. Wala nun sa ibang bansa. So, bahagi natin na kapag tayo ay magbibigay ng paggalang sa ating nakatatanda, gumagamit tayo ng po at opo. Yun ay kultura. At syempre, ang panghuli natin sa mga elementong bumubuo sa kahulugan ng wika ay ang wika ay kasama sa komunikasyon. Ito yung pinaka-ultimate na purpose ng wika gamitin natin sa pakikipagtalastasan sa araw-araw. Dumako naman tayo sa ating wikang pambansa. Ano nga ba yung merit nga ba meron tayong wikang pambansa? Mga kasagutan dyan ay, ito ay nakapaloob sa kapasyahan bilang 13 to 39 ng KWF na nagsasabi na ang Filipino ay ang katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas bilang wika ng komunikasyon sa pagbikas at sa pagsulat na paraan ng mga pagkating katutubo sa buong kapuluan sapagkat isang wikang buhay mabilis itong pinaunlad ng araw-araw at iba't ibang uri ng paggamit sa iba't ibang pook at sitwasyon at nililinang sa iba't ibang antas ng saliksik at talakayang akademiko, ngunit sa paraang maugnayan at nagtatampok sa mga lakok na nagtataglay ng mga malikhaing katangiang karunungan mula sa mga katutubong wika sa bansa. Ibig sabihin, bahagi ito ng mga ang wika ay nagmumula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At mula ito sa mga dialektong pinagsama-sama at tinawag natin na Filipino. Ang kasunod niyan, ano nga ba yung miti ng wikang pambansa? Ang miti ng wikang pambansa ay maging kasangkapan o tool sa lipunang Filipino. Higit kaysa pagiging wika sa pang-araw-araw na usapan, wikang panturo at wikang opisyal ng pamahalaan, kailangan maging bahagi ng wikang pambansa ng katauhang Filipino sa paraang ginagamit itong kasangkapan sa lahat ng pangangailangan ng lipunang Filipino. So kasama na dyan ang paggamit ng Filipino sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ngayon, kung pagbabatayan naman natin ng batas, mayroon tayo sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987 Constitution ng Pilipinas na nagsasaad ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino samantalang nalilinang ito ay dapat payabungin pa sa mga umiiral na mga wika ng Pilipinas at iba pang wika. So kailangan na dadagdagan. Kailangan ang isang elemento ng wika ay buhay. So, paano yung mabubuhay? Dadagdagan natin. Ibig sabihin, pag dinagdagan natin yung talasalitaan, ibig sabihin nun, buhay ang wika. So, bakit nga ba may wikang pambansa? Sapagkat, ang wikang pambansa ay magiging isang kadenang nagtatali sa bawat mamamayan nito para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan kahit iba't ibang wikang katutubo ang gagamitin natin. At alinsunod rin ito sa pagkakaroon natin ng pambansang watawat bilang sagisag ng bansa, pambansang awit, pambansang hayop at iba pa. Yan po ang pagtalakay natin ng wika at wikang pambansa. At syempre narito pa rin ang aking sanggunian. Maraming salamat sa inyong pakikinig at
panunood.